guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be a product review. So i-review natin ngayon yung nagte-trending ngayon sa social media, which is the clay blush. Yung shade na kinuha ko is yung autumn. And hindi ko sure kung ilang shade meron tong product na to, pero dun sa shop na binilihan ko, dalawa lang yung shade. Pero inisip ko na isa na lang muna yung bilihin ko para ma-review ko kaagad. Nabili ko to sa isang shop sa Instagram, na sa description box yung link ng Instagram shop na yun kung gusto nyo din mag-order nito. So yung kinuha kong shade is yung autumn once again. And dun sa shop na yun, meron silang dalawang shade nito. Pero sa pagkakaalam ko, yung nakita ko sa ibang shop, merong tinitindang apat. So, I'm not sure kung ilan talaga yung shade nito or ilan talaga yung authentic na shade nito. So, authentic nga pala to, guys. Meron ngayong kumalat na fake na clay blush. And yun yung nabili ng karamihan or, yeah. But, this product is hindi to fake, okay? So, again, nasa description box yung link ng shop na pinagbilihan ko nito kung gusto nyo din mag-order or kung gusto nyo din itry. So, if you wanna know more about this product or kung gusto nyo malaman kung ano nga ba yung performance nito and bakit siya nire-rate, then just keep on watching. Okay guys, so let's start sa packaging kasi doon naman talaga tayo nagsisimula. So ganito yung itsura ng product niya. And ang first impression ko guys, nung una ko tong nakita, nung dineliver to sa akin, sobrang liit niya. As in, hindi ko in-expect na ganito pala siya kaliit. Kala ko yung size niya is parang normal na Dio stick, ganon. Pero ito sobrang liit. As in, pwede ko siyang itago ng isang kamay ko lang. So, ganun siya kaliit. And, ganito yung itsura ng packaging niya. Mamaya, bibigyan ko kayo ng close-up look para mas makita nyo. So, ayan, sa packaging niya, nakalagay lang yung autumn, which is yung shade ng blush na kinuha ko. And then, dun sa baba, no, nakalagay yung organic. And then, clay blush. So, wala siyang brand. I mean, clay blush lang talaga yung nakalagay sa kanya and then yung shade. And then, this product pala, it contains with 30 grams ng product. And then, sa likod, nakalagay dito yung mga components like or candelilla wax, VCO, or virgin coconut oil, grape seed oil, iron oxide, and shea butter. So, ayan na yung mga nakalagay sa packaging niya. And now, bibigyan ko kayo ng close-up look para mas lalo nyo makita. Ayan guys, ganito yung itsura ng product niya. As you can see, ganyan lang yung nakalagay sa label niya or sa packaging niya. And then sa likod, andito yung mga components niya nakalagay. Okay, now, punta naman tayo sa loob mismo ng product na yun. So, once you open the product, ganito yung itsura niya. So, kapag in-open mo to sa mismong product, wala nang nakalagay na kahit ano, kahit shade. So, kung marami kayong ganito, make sure na tama yung takip na paglalagyan nyo kasi kung magkakamali kayo or kung mababaliktad nyo yun ng takip, for sure na nahihirapan na kayong ma-distinguish. So, ayan, as you can see, wala nang nakalagay sa mismong product niya kasi nasa takip lang yung mga information and all of that. Meron siya ditong iniikutan or parang yung deodorant na stick nga. Ganun yung itsura niya. So, tignan natin kung gano'ng karami yung 30 grams ng product nitong blush na to. Dami ha, in fairness. Sana lang hindi siya malaglag mo. Sobrang daming product sa kanya guys, ayan o. And hindi pa to yung sagad kasi meron pang product sa loob. Kaya lang hindi ko na itotodo kasi baka mamaya masira and malaglag. Girl, ang dami na nito girl. And kung tutusin, wax to. So yung mga ganong product, matagal talaga siya maubos. So matagal na panahon mo itong magagamit. So, napili ko to sa Instagram. Once again, nasa description box yung link ng shop nila kung gusto nyo mag-order ng legit na clay blush. So, nabili ko to for 200 pesos and meron silang shipping fee, of course, na 70 pesos. So, bali, 270 yung binayaran ko sa product na to. Check ko muna siya sa inyo, guys, para makita nyo din yung shade. So, ganito yung itsura ng shade niya sa loob. So, as you can see, parang medyo dark. Once again, this is in the shade autumn kasi ito yung pinaka nire-rave na shade. So, yung isang shade is sunkiss ata yun niya. Sunkiss, pero ito yung pinaka nire-rave na shade, yung autumn. Kaya yun yung kinuha ko. So, swatch muna natin siya. Okay. Wow! So, ganito yung swatch niya, guys. There you go. So, ganito yung shade niya. And then, yung amoy pala niya, mabango, amoy matamis. Now, let's now move on sa application part ng product na to.
Ayan guys, medyo zinom ko lang kayo para makita nyo. So, ito yung face ko nung walang blush on. Pero naglagay na ako ng bronzer kaya may makikita kayong medyo iba yung kulay. Kung yung napanood ko sa ibang review guys, ginagamit nila to sa blush. Siyempre kasi ganun nga yung use niya. And then sa eyeshadow, ginagamit nila to as eyeshadow. And then lastly is pang lipstick or parang lipstick ginagamit. Pwede din daw itong gamitin parang lipstick. So, itatry natin yung lahat and let's see kung mag-work ka siya. Pero itry muna natin siya as a blush on kasi yun naman talaga yung purpose niya. So, hindi ko alam kung anong mas magandang gawin. Gamitin ko muna yung finger ko tsaka ako i-apply or i-direct ako. So, siguro gawin natin half-half. Dito sa side na to, gagamitin ko muna yung finger ko. Then dito, itry natin yung directa. And let's see kung ano yung mas madali and mas magandang way kung paano siya gamitin. So, unahin ko muna dito sa side na to, which is gagamitan ko siya ng finger. Ayan, kuha lang ako ng product. Kasi usually, sa mga gantong blush on, may mga ganto kasi akong blush on, yung parang nasa stick, ganto yung ginagawa ko, guys. Pero, tignan natin para sure tayo. Ayan, i-apply ko lang siya sa aking cheeks. So, ayan na guys, yung blush on. Oh my god, parang siyang natural. Parang may sunburn na hindi ko... Pero, i-build up ko pa siya kasi medyo hindi... Yeah, i-build up natin siya para kita yung kulay. Pero, parang siyang natural, di ba? Ang ganda. Okay, wait. I-blend natin. So, napapansin ko, madali siyang i-blend, guys, kahit na may powder ako. By the way, guys, nag-foundation, concealer, and sinet ko na rin siya with powder. Kahit na may powder na yung face ko, madali pa rin siyang i-blend. So, bongga yun. Ayan o, parang natural, diba? And then, now, let's now move on sa kabilang side, which is ang gagamitin natin, or ang gagawin natin, i-direct natin siyang lagay, and then i-blend. Let's see kung sino yung mas maganda, or kung ano yung mas magandang gawin. Kung ganito ba or yung didirekta. Yan, didirekta ko lang. Okay. So, napansin ko, parang mas dark yung napuntang shade dito kumpara dito. Kasi dito, parang na-warm up na siya ng finger ko nung in-apply ko. Pero ito yung parang totoong shade niya. Ito yung pinaka-shade niya. So, ganito ka dark or ganito ka pigmented yung shade na malalagay mo pag dinirekta mo yung product. So, let's see kapag binlend ko na siya. Oh my god. Para akong sinampal lang 10 tao, guys. Pero maganda siya, ha, in fairness. Naparami lang ata yung lagay ko. Pero i-blend ko pa rin. And then, lalagyan ko pala yung chin ko para mas mukhang natural, di ba? So, ayan, guys. Hindi ko alam kung na-blend ko na ba to. Pero wala na akong ibang lugar na ipang-blend dito sa side na to. Pero ito yung ginamitan muna natin ng finger. And then, ito yung direktang product yung nilagay natin. Tsaka i-blend. So, ganyan yung isura niya. Meron silang difference, diba? Ito, parang kitang-kita mo talaga yung pigment na parang naparami na ng lagay. Ganyan yung isura niya. And then, ito naman, parang ito yung natural looking. So, mas gusto ko yung itsura nito kaysa dito. Kasi ito, over-over na siya, girl. Para na akong sinampal ng lahat ng galit sa akin. Sinampal ako. Ayan yung itsura niya. Pero ito, parang natural looking lang. And parang natural lang na namumula yung cheeks ko, diba? So, kayo na bahalang humusgain. Ang bahala kung anong klaseng technique yung gagamitin nyo sa pag-apply. Pero for me, mas gusto ko yung kukunin ko yung product using my finger and then tsaka ko siya i-blend kaysa sa ganito. Pero okay lang din naman yung itsura nito, di ba? I know, parang natural din. Pero over-over yung pigment. Pero ito parang natural lang talaga. As in natural. Ito natural, ito pinaka-natural. So far, sobrang nagugustuhan ko yung itsura ng cheeks ko ngayon. As in, para siyang natural. Kung hindi nyo siguro alam na naglagay ako nito and then sinabi ko na nag-peach ako, siguro isipin nyo na natural to. Kasi sobrang natural looking niya sa face. Kahit na
iba yung technique na ginawa ko. Pero ito, parang mas natural siya kaysa dito. Kasi dito, parang halatang-halata mo na may nilagay kang product. Pero, so far, nagugustuhan ko siya. So, let's now move on sa pag-apply dito sa ating eyelids. Kasi sabi, pwede din daw siyang gawing eyeshadow. So, ganun na lang yung gagawitin ko. Since alam ko na mas better, for me ah, mas better na gumamit muna ng finger, tsaka i-apply yung product. So, ayan, mag-apply tayo ng very, very light sa ating eyelids. And let's see kung mag-work na siya as a eyeshadow. Alright, tapos na tayo sa ating cheeks and then sa eyelids. Sobrang onti lang ng product na nilagay ko sa eyelids ko kasi gusto ko maging natural looking to and gusto ko mag-focus tayo dito sa my cheeks area and kinakabog niya. So, ngayon, itry naman natin tong product na to kung mag-work din siya sa ating lips. So, wala akong kahit anong product sa lips ko. Itin ko lang din yung finger ko to blend kasi ayokong idirekta na ganun kasi yung mga bacteria and all of that, you know. So, gagamit ako ng finger and then i-apply ko siya sa lips natin. Oh my God! Guys, ganito na yung itsura ng product sa ating eyelids, sa cheeks, and then sa lips. So far, sobrang nagugustuhan ko to guys, kasi ganito yung mga look na gusto ko talaga. Kung dati pa kayo sa channel ko, alam nyo na ganito lang yung look na gusto ko. Yung parang fresh-freshan lang and all of that. Now, move on sa mga rate na ibibigay ko sa product na to. Again, guys, ganito na yung itsura niya sa face natin. Sobrang natural looking. Ayan, appreciate po na natin yung look ng face natin ngayon. So, let's start sa packaging kasi doon naman talaga tayo nag-start. So, sa packaging, as you can see, sobrang simple lang niya. And kung unang mong titignan yung packaging, of course, yun naman talaga yung unang mong makikita. Alam mo na meron siyang kakaiba sa product na to na talaga namang magugustuhan mo. Doon pa lang, sa packaging pa lang. Kasi, as you can see, di ba? Ang ganda ng packaging niya. And maganda yung kulay ng packaging niya. Sobrang laking impact ng kulay ng packaging, guys. Lalong-lalo na sa mga cosmetics. Kasi sa packaging pa lang, alam mo na may ibubugay yung product. So, for the packaging, I will give this a 5 over 5. Okay, and then sa shade selection naman, I don't know kung ano yung shade or kung ano yung ibang shade na product na to. Pero sa shade na kinuha natin ngayon, sobrang nagustuhan ko siya, guys. And for sure, lahat ng shade na meron sila, maganda din. So, for the shade selection, sa shade na autumn ko na lang ibabase, sa shade na kinuha natin, and sa shade na tinry natin sa face natin, I will give this a 5 over 5. Okay, so for pigmentation, as you can see, sobrang pigmented niya guys. As in, isang swipe mo pa lang sa kanya, may pigment na agad. So for pigmentation, kayo nang bahalang humusga, pero sa akin, I will give this a 5 over 5. And then for the price naman na 200 pesos plus 70 pesos na shipping fee and then sa dami ng product na pwede mong gamitin to, as in pinakita ko sa inyo kanina kung gano'ng kadaming product yung laman nito, for 200 pesos hindi na masama. And guys, tignan nyo naman yung performance. And tignan nyo naman yung nabawas. Parang walang nabawas sa pinagagawa natin ngayon. So, for the price na 200 pesos, hindi na masama. Sobrang ganda ng product niya for the price. And for that, I will give this a 5 over 5. And for the availability, guys, again, nasa online siya mabibili. Mag-ingat lang kayo, guys, kasi sobrang dami nagkakalat ng fake na ganito. Pero ito, legit to. Nasa description box yung shop na pinagbilian ko. And again, this is not a sponsored video. Sarili kong pera yung pinagbili ko dito. So, for the availability, I would give this a 4 over 5 kasi mas better sana kung available din to sa, you know, sa drugstore or sa mall. I would give this a 4 over 5 kasi hindi lahat kayo or hindi lahat tayo gusto ng online shop lagi. So, mas better siguro kung meron ka mabibilihan na actual na product, hindi sa online. So, for that, I will give this a 4 over 5. And then for the longevity nitong product na to guys, i-update ko kayo mamaya or sa huling part ng video nito kung ano yung mangyayari or kung ano yung magiging itsura niya at the end of the day. So, itatry ko yung best ko na i-wear test to. So, for the longevity, mamaya i-update ko kayo.
But all in all, guys, as you can see sa face natin ngayon, alam nyo na siguro kung i-recommend ko ba to sa inyo or hindi. So, all in all, I will give this a yes. Or sobrang may i-recommend ko to sa inyo. Lalo-lalo na sa mga weirdest ko dyan na alam ko na ganito yung hinahanap. Alam ko kasi, guys, na ganitong look yung hinahanap nyo sa isang product. I mean, sobrang fresh lang, sobrang dali lang gawin. Definitely, i-recommend ko to sa inyo, lalo-lalo na sa mga weirdest ko dyan na alam ko na fresh-fresh lang ang hinahanap. So, there you go, guys. That is my review and honest opinion of the Clay Blush Autumn Organic na blush on. Sana nakatulong itong video nito and sana nagustuhan niyo itong review nito kasi sobrang nagustuhan ko itong product nito as in it's isa na to sa mga favorite na blush on ko. But anyways, thank you guys for watching and kung nagustuhan niyo itong video nito and kung nakatulong, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag WeirdestFan DTC YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notify ka everything nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next one. Bye! Ayun guys, ganito pala yung itsura niya sa natural lighting. As you can see, sobrang natural looking niya. Ayan. Abangan nyo na lang yung itsura nito later sa final update ko. Guys, it is now 7:45 PM and mag-8 na. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magpa-5 hours or magsi-6 hours na yung blush on sa face natin. And so far, so good. Maganda pa rin siyang tignan. And habang tumatagal, lalong nagiging natural looking siya. So, hindi ko na alam kung makakapag pa or makakabigay pa ako ng update sa inyo later. Siguro ito na yung final and last update ko. So, yung sa lips, meron pa rin ako nakikita, although kumain ako ng kung ano-ano, uminom na ako, syempre mawawala yun. Kasi yung lip tint nga, diba, nawawala pa na kaya yung parang ano lang, lipstick lang, no? Pero sa nakikita ko, meron pa rin akong nakikitang tint or meron pa rin akong nakikitang product sa kanya dito sa may baba ng lips ko. And then dito sa taas, wala na, naburo na. And then sa lids, wala na din. Hindi ko sure, pero wala na akong nakikitang product. Pero yung dito sa may cheeks area ko, as you can see, parang natural looking pa rin niya. Although natanggal na yung ibang makeup ko kasi sobrang tagal na and kung ano-ano na nagawa ko. Pero kitang-kita pa rin, eh lalo siya naging natural looking. So, for the longevity nitong product na to, I will give this a 5-0.